Tuloy ko na. Ang ingay kasi nila kanina. Ang ingay nila. Yung aso. Pagalitan kasi. Ewan ko. Baka may ginawang ano. Alam mo naman kapag duta. Kung ano-ano ang pinaggagawa. So yan. Sa hair na tayo no. Hair. Dapat makita ko yung kilay. Mamaya kung hindi ako satisfied sa result ng hair, yung outline ng hair, i-modify ko din yan. Magka-cut out ako ng some parts niya. Para kasi hindi ako satisfied dun sa may part ng ano, sa may malapit sa kilay niya. Doon talaga ako medyo natitricky. Minsan ako lang din gagawa ng sariling style. Halimbawa, yun, dito. Kung hindi ko nagustuhan yung bangs result niya, papalitan ko yan mamaya. Mumodify ko. So, kung mapansin nyo, may bigla-bigla ang, ano ba yan, na-execute ko na hindi nyo masundan. May mga shortcuts kasi akong ginagawa, pero, ano, subukan nating balik-balikan yun mamaya. Ano, kung kanina kasi, mostly may mga ganun eh. Yung, ang nasabi ko lang na shortcuts is yung sa send to back, kung paano mag-send to back ng layers. May mga, beginners kasi na ano na manual sila mag send to back ng layers, parang ginagalaw nila through mouse by clicking and then drag, dinadrag down nila or dinadrag up, ganun. So medyo matagal yung ganung proseso. So, mas maganda kung send to back by pressing ano, control shift and then open bracket or close bracket, ganun. Ito, kagaya na ito, parang ayaw ko kasi itong sundan, itong medyo bumpy ano niya. So parang siguro kung hindi maganda ang result niyan, gagawin ko siyang straight or curves lang, curves lang mamaya. Sobrang ang tagal, di ba? Ang tagal ko mag-outline ng hair. Yung sa ibang mga expert talaga or yung mga nakikita nyo nagda-live, ang bilis nila mag-ano.
Pero well, wala naman din sa kaso nun kasi mas okay na siguro to. Total, ang purpose talaga to ng video na to is para masundan nung mga beginners na kung paano i-execute ang alpha masking na ano. Sana pagtiyagaan nila to panoorin. Mostly kasi kung yung mga naka-upload sa YouTube is time lapse. Puro time lapse talaga. Doon din ako nag-umpisa. Puro nood ako ng time lapse. Pahirapan kumbaga. Tapos natutunan ko lang yung mga shortcuts sa ano sa ibang tutorial pero hindi siya Excel. Basta Photoshop shortcuts lang. Ganun. Pinagsama-sama ko lang yung knowledge ko doon. Pero mas maganda kasi kung actual na nag-execute ka ng artworks mo, doon mo na yung sinasabi yung shortcuts ng mga keys, no? Pero yung shortcuts guys, pwede mo siyang pwede kang ano, pwede kang mag ano, ano ba to? Customize. Na-customize mo yan dito. Edit, punta ka sa edit and then sa keyboard shortcuts. So yan. Kung sa file dito yan. Yan. Mamimili ka kung saan ano, saan mo siya saan ano section siya, kung sa application menus, kung sa panel menus. Ito ang application menus. Ito yung nasa taas. Ito yung tools. So, ito yun. So, siguro lately na lang yan sa next, ano ko, sa next episode ko or kung makakapag-upload pa ako, i-explain ko yan lahat. No? Medyo ano kasi, mabusisi rin yan. Depende na sa artist kung marami siyang shortcuts. Pero sa akin kasi, hindi ako nag-aano ng madaming shortcuts kasi ikakalito ko rin yun. Combination ng keys para mapadali kayo ng Tagalog na tutorial. Ang dami kasi may mga nag-request din kasi sa akin. Kaysa naman kung mag-upload lang ako ng personal art ko, hindi ko man lang i-share. Diba? Hindi naman din ako nag-worry kung makokopya nila yung style. Nasa kanila rin na kasi yan kung susundin nila yung proseso, 'di ba? Ganun naman sa mga ano. So, nakakatamad kasi mag jaggy lines. So, minsan ganito ang style ko. Buo na lang siya. Buo na lang siya, di ba? Ganyan. Ganyan, ganyan. Medyo lag pala kapag ano, pag naka-record yung screen. Unlike kapag hindi wala akong ginagamit na recordings, talaga ang smooth na itong ano script Photoshop ko. May konting ano lang, may konting adjustment lang sa ano.
may ilan di, marami pa rin designer na ano or art gumagamit ng Photoshop na hindi gumagamit ng pen tool, pero sabihin ko pinaka-importanting tools to sa Photoshop. Parang ito yung 80% or 70% ng buong Photoshop, na halos itong tools na to ang madalas kong nai-utilize or nagagamit talaga. Helpful. Ewan ko, pen tool lang naman siya, pero malaki ang ano niya, malaki ang nagagawa niya. So ito yan. Dahil buo siya, hindi naman tama yung ganung ano. Hindi tama yung ganung bangs. Parang medyo uneven tignan, uneven or hindi pumantay talaga. So guguntingin natin siya, no, cut out. So P, pen tool, P, press P, and then yung minus or dash dito sa upper ano part ng ano ng keys. Basta yung minus. Minus kasi i-minus niya yung value ng shapes. So yun. Dahil minus ganito. Every part na ano, instead na every part na ginagawa mo, yun yung ibabawas niya. Ganun. P minus. So dapat yung dulo niya is talagang pointed, kasi kung medyo ano, meron pa siyang corners, parang hindi ganun, hindi organic tignan or hindi natural tignan. Tagal lang talaga mag-pen tool eh. Dapat talaga dito eh. Ano ba yun? So, tignan natin. Yan, hair, at tapos lagyan natin ng yung kilay niya. Kilay. Sana malata pa tong kilay niya. So ito yung medyo tricky part. Ang hirap tignan kung saan ka mag-umpisa ng outline, lalo na kapag ang nipis or sobrang liwanag ng photo reference mo. Kasi nga daylight. Pero dahil sinanay ko talaga yung daylight na style, nasanay na rin ako kahit sobrang hirap. Pero ito, matagal. Yung proseso ko matagal. Kaya yung iba parang pag nag alpha mask, parang tinatamad na sila mag detail ganun. Yung bang
maraming medyo mahirap talaga rin. Medyo matagal siya mag-save ah, pag naka-screen record talaga. So ito na lang. Ito na lang yun. At so dito tayo sa lips. Ito ang pinaka isa sa major ano, major factor ng artworks mo. Pag once na maganda ang pagkaka-execute mo sa lips, may chance talaga na ayun, mabuo mo yung artworks mo ng mas na ano, ma-meet mo yung expectation mo kumbaga. Kasi ganun din tayo habang ginagawa natin yung artworks natin. Parang gusto na wish natin na sana maganda yung result ganun. Pero nandun pa rin yung percentage na parang hindi pa rin natin ma-meet. Pero ang importante doon, masatisfy tayo. Tapos paulit-ulit natin gagawin. Once na paulit-ulit mong ginawa, masasanay ka, mamamaster mo. So yun. So sa lips, inuuna ko yung gagawa ko ng outline. Sa case kasi nito is madali lang yung lips. Hindi ganun kakomplikado yung position ng lips niya or yung structure ng lips niya. Pati yung tama ng lighting at saka yung shades. Din yung tones. So yan. Kitang-kita na yung outline mo. So ito yung pinaka main structure ng ano niya, ng lips niya. Gagawa lang tayo, sundan lang natin yung linya na yan. Hindi, tuturo ko na rin to yung technique ko sa lips kung paano ko na ko color pick na yung lips na medyo na ba yun, vibrant siya pero hindi siya masakit sa mata. May ganun eh, may mga ganun na ano na style eh. Meron din yung sobrang pula, yung iba pula na ang sakit sa mata. Meron naman yung gumagamit ng talagang reddish pero in bumabagay sa reference, kahit na hindi naman yun yung reference na pinag-ano nila, pinagbasehan. Kumbaga gumawa lang sila ng sariling style ng color ng lips, no? Yung iba nga solo color lang eh, dark ganun, one color, pero nandun pa rin yung perfect structure ng lips. Makikita mo pa rin na tugma siya sa reference. Marerecognize mo pa rin na ayun yung reference na ginamit niya. So ito, ayan, tricky part. May fade siya dito. Yun yung transition. So, pero, ayan. Kailangan na lang natin i-consider yung pinaka border niya, no? Kailangan imaginein na rin natin. Imaginein mo na lang. As long as kaya pa ng ano ng mata mo i-distinguish yung ano ba yung transition ng kulay. So yung center back. So center back ko to. So bali. Ulitin ko. Mga center back to. And then ito. So na-divide siya sa dalawa, di ba? Kasi magkaiba ang skin tone ng lips sa upper at saka sa baba. May instances na darker dito sa baba, lighter dito sa taas. Mayroon din instances na dito yung mas maliwanag, dito naman yung ganun, mas madilim. Depende sa tama ng ilaw, kung nasaan yung ilaw, kung nasa baba or nasa taas. Kaya hinati ko siya. Ito yung magsisilbing ano nila, borderline. Yung ito. So ito yung pinaka
highlights na dark part. Dark part. So, try nga natin yan. No? So, yan yan. Diba? Pag kapag kapulido or yung bang wag mo masyadong i-trace ng i-trace yung reference. Kung halimbawa nakakita ka ng bumpy, gawin mo na lang siyang perfect curves. Para nang sa ganun is may ano siya, may touch tayo ng geometrical ano, geometrical principles. Kasi sa ano, sa organic kasi sobrang ano, sobrang natural or yung bang walang ano, walang sinusunod na ano na wala, shapes or pattern ganun. Pero kung sa geometrical natin ano, ibabase yung ibang style, magkakaroon ng kaaya-ayang structure, kumbaga ganun. So yan, i-ano ko na siya, i-adjust ko na siya sa 100 yung opacity. Ayan. Kasi doon na tayo sa modification. So ito, hindi ko alam kung ano ang buhok na kulay na gusto nyo. Pero sa tingin ko, mahilig kasi ako sa dito talaga. Dito sa color picking na to. And then papatungan ko yan ng reddish ganun or gold. Gold. Yung medyo gold na or bronze, yung parang ganun na kulay, burgundy. Pero nasa sa inyo na yan kung anong gusto niyong kulay, basta as long as babagay siya or masasatisfy kayo. So sa lips tayo, no? So, tiga, tignan natin yung photo reference natin. Iaangat ko siya. So, si sento front ko siya, control shift and then bracket close. Ayan, pumaibabaw siya. Dahil i-overlay ko siya ng konti para makita ko yung visibility niya sa shapes na ginawa natin dito. Para makita rin natin yung shades ng mga ng skin tones niya, ganun. Kung paano natin lalapatan ng mga shapes. So yan, in-adjust ko lang siya ng siguro 60. Okay na to. Then ilalock ko siya para hindi ko siya mag-lock. Important is lock. Lock mo or ito. Yan, dalawa. Tapos papatay-patayin natin yung visibility niya. Kasi makukopya tayo eh. Ito. So kung mapansin mo yung sa photo reference, mas lighter pa rin talagang tignan tong nasa ibabaw. May mga instances kasi na ito naman yung madilim na part, tapos itong sa baba is maliwanag. May mga ganun, depende lang. So ito, ito natin, mas dark siya. Mas dark yung sa ibaba. And then ito, nasa ilalim ito. Hindi siya ba? Iangat natin. Control shift bracket. So medyo reddish lang siyang tignan. Kumbaga parang siya yung pumapagit ng kulay. And then there you go. Dito na mag-uumpisa yung alpha masking na sinasabi nila. So yeah. Dapat lalagyan natin yan ng shades dito na medyo konti lang naman yung difference from base. So darker. Brush yun, pinindot ko. Brush, and then right click, mamimili ka. Itong mostly
brushes na ginagamit ko. Ito lang. Dito lang talaga. Pang alpha mask, pang erase, pang splash, ganun. Then size. Yung hardness, kung gaano siya magpi-fade. Or ba, kung zero hardness, malambot siya, parang ganyan ang effect, ganyan. May ano siya, para siyang airbrush kumbaga. Kung gumagamit ka ng airbrush, alam niyo na 'yan siguro. So paano siya i-fade? Click mo yung shapes and then ito, create layer mask. Creating layer mask tabs. I-click mo tong box icon niya. Doon buburahin niya 'yan. So paano mabubura mo lang siya kung ang color mo dito is black. So ito yung value na buburahin niya. Pag black, gagawin niyang negative kasi buburahin niya. Pero kung white yan, hindi niya kayang burahin. Ibabalik niya sa dating kulay. Gagawin niyang positive kasi yung value. So yun, black or erase. So dapat naka-ano tayo dito, naka-point tayo dito sa ano, sa box icon ng layer mask niya. Ayan, erase natin. Maglapat tayo ng konting so yan, bat ko ginawa yun? Nasira na ata, sasabihin niya. Hindi. Ang gagawin ko dyan is ipapasok ko siya sa shape na yun. So paano? Yun, pumasok siya. And then papalitan ko ng kulay, which is lighter. Ayun na, nagkaroon na siya ng konting transition papuntang lighter color. And then buburahin ko ulit kagaya ng ginawa. Nakamask na siya. Tapos ito, layer mask. Ito ang tawag dito guys kapag naka, ayan, yung arrow na ganun. Ano yan? Clipping. Kumbaga, papasok siya sa mother layer. Sa parent layer. Yung child layer, papasok sa parent layer. Ganun. So, susundin ni child layer yung structure at saka yung appearance ng parent layer niya. And then so gawin natin mas maliwanag siguro. Ano ko? Iba na. Dito kasi ako nagkakalito dito minsan talaga kasi sobrang bihikan ko gumamit ng color pagdating sa lips. Gusto ko kasi ma-visualize ko na kaagad eh. So parang hindi naman ata ano yun, parang frustrating yun sa mga artist yung ganun, yung hindi pa tapos ang gawa mo pero gusto mo ma-visualize agad. Mostly talaga hindi mag-work yun. Kailangan mong pagtiyagaan or trial and error kumbaga para makita mo yung result. Kailangan mong ano, i-execute yun, ano. Hindi yung basta porket hindi na nagtugma is hindi mo na ayusin. Ganun talaga sa Bexel eh, sa digital arts. Sa una talaga hindi mo makita yung progress ng ginagawa mo kahit na sabihin mo nasa 50% na, parang hindi pa rin ganun kaayos o parang hindi nag-work kumbaga ganun. But ituloy mo lang, natural yun, natural. So naglagay ako ng darker color. Tapos buburahin ko ulit. Ganun lang. Buburahin ko siya. And then another technique, ito. Titingnan natin yung reference. Maliwanag din siya dito sa may bandang baba niya.
diba? So I think hindi natin maano eh, ma-trace yung proper or tamang ano boundary ng shapes sa ano sa lighter skin lighter tones. So ang gagamitan ko ng splash, so nag-create ako ng layer sa ibabaw nito, ito yon. And then pipindutin mo yung alt, hold alt, and then click yon, papasok siya sa parent layer ulit kagaya ng ginawa ko dito sa taas. So may isang layer dito na nakapasok sa ano sa parent layer niya, yun yung child layer. And then i-color pick ko tong lighter part nito, kukopyahin ko yung kulay, yun yung itatama ko dito sa baba. Ayan, kung mapansin mo, diba, hindi na ako nahirapan na maglapat ng shapes which is inaccurate, kasi kung ganun, gagawin ko yun. Pero kung mapansin mo is napaka-organic ng tignan nung splash, pagkaka-splash ng ano ng brush. So ako na lang siya lalapatan ng ano ng lighter skin, lighter colors. Siguro dito banda. Ayan, para magkaroon ng konting geometrical ano, geometrical ano na to, geometrical look. Meron, nag-retain pa rin. Ayun. So naka-ano siya, clip pa rin, clip pa rin ang tawag doon. Papasok yung isang layer sa isang layer, parang ganun lang. Kasi gusto mong i-adapt yung structure or boundary shapes. Yung hindi lalagpas pa. Ayun. So yun na yan. So okay na kaya yung lips na yan? Well, pansamantala, ganyan muna. Babalikan natin yan mamaya. Kasi kailangan natin makuha yung structure dito sa taas para ma-visualize natin kung medyo kamukha ba or maganda ba yung pagkaka ano execute ng skin tones. So dito na. So paano gumawa ng mata? Paano i-modify ang mata or paano i-improve ang mata? Ito. Gagawa ko ng base color niya sa retina. Ano bang tawag sa white part ng mata? Yun ba yung iris? Hindi ko alam. Basta yung white part ng mata. Gray siya, or pwede ring bluish. Bakit kaya ganito ang kulay sa mata? Ba't hindi na lang white? Ganito yan. White ay medyo blue yung ginamit ko. Hindi naman sobrang blue, pero dito yan. So itong mata is papalitan ko ng kulay. Tutularin ko na lang yung color tone dito sa itong outline niya. Itong pilik mata is mas ano. Ito. Lalagyan natin ng shades. So unahin muna natin yung transition ng mata niya. Transition ng mata. I mean, yeah. So yung ginagawa ko, ito, itong layer na to. Then
create new layer, and then brush, and then splash mo para ganun. Ito ulit, ganun ulit, kasi may konting transition ba, parang ayaw ko kasi siyang burahin. Magkaiba kasi yung buburahin mo sa lalagyan mo lang or lalapatan mo lang ng transition color na medyo tugma doon sa skin tone niya later on. Mapapansin nyo rin yan guys mamaya. Yan naman, puro clip clip lang yung ginagawa ko, clip. And i-click mo lang siya, i-click mo lang yung layer na gusto mong lagyan ng kulay, and then create new layer at saka alt, and then ito na, alt and then click. So, and then, ma or kung hindi nyo nagets yung instructions ko dito, pwede kayong mag-visit sa YouTube na. Sa YouTube. Tapos i-visit nyo kung paano how to use clipping mask. Yan, para mag-gets nyo rin ng mas malinaw kung medyo nalilito kayo sa ano, sa proseso ko. Ayan, so lagyan natin to ng medyo yung parang sa may bandang mata yung flesh, tignan skin tone ng flesh kasi may So, yun. Pagbubura tayo, yan, click yung layer, and then clip layer mask. Click mo itong ano, itong box icon niya, and then press B for brush, sabay ganun, click bura-bura. So, palitan nyo na lang yung size ng brush nyo, or shortcuts dun para palitan, hold alt, and then i-drag nyo yung mouse nyo X, negative or positive. Alam nyo na siguro yun kung nag-algebra or math kayo. Ang X, halong X, para mapalitan yung size. Either left or right, palitan nyo yung size. Palaki nyo or paliitin. Tapos kung sa hardness naman nya, yung kung paano nya buburahin yung shapes in a way na kung gaano kadami yung fades na gagawin niya, ganito. Hold alt and then Y naman, Y axis. Hold alt, ayan. Kita nyo, unti-unting nagiging parang buo yung brush ko. Ganyan siya pag in-erase. So, hindi naman ata bagay yun sa alpha mask. So ganyan naman. Then napatan ulit natin dahil madami nga tong patong. Napapause ako, madami tong patong overlays. So ang paleta ko ba is pang beginner, ay hindi pang beginner, medyo komplikado yung paleta ko guys eh. So ito, pero naka-normal yan, naka-normal shapes yan, pero nasa sa inyo na kung gusto nyo ano, gusto nyo baguhin yan ng blending. Sa akin kasi, ito kasi ang standard ko. Sa akin na, hindi ko nila lahat, or wag nyo susundan lahat-lahat ng ano, ng proseso ko kung ikakalito nyo rin. Basta ang techniques lang dun, ay ang ano lang dun, ang point ko lang dun is makita nyo kung paano ko ine-execute yung alpha mask style ko. So shapes ito, ganito. Hindi siya naka-normal mode, naka-multiply siya guys. Dito na tayo magkakalituhan. Bakit ganito ang proseso ko? Iba siya sa mga typical na bexel artist, kasi mostly makikita nyo talaga yung ibang bexel artist, normal shapes lang, nilalapatan lang nila ng kahit anong ano, kung anong transition.
Pero ito, something na parang pinagulo ko or ginawa kong komplikado yung buhay ko. Pero ito ang kasanayan ko. May purpose yan kung bakit ganun ang ginagawa ko. Ito. So yan. Nakamultiply yan ah. So kung papalitan ko siya ng color. Halimbawa, dito or dyan. May konting pagbabago. Hindi naman niya talaga nakopya yung kulay eh. Pag kinocolor pick mo, hindi niya talaga kinokopya. Halimbawa ito, kinocolor pick ko siya dito. Ito yung kulay na, ng ano, ng structure ng kulay niya. Pero sa result ng blending, sobrang kapal ng nagamit kong kulay. Yun na nagiging resulta. So medyo malilito kayo. So hindi naman kailangan na sundin niyo yung ganun, pero mas mag normal mode na lang kayo kung ganun, normal blending. Yan. Na-inspire nga ako dun sa sinabi ni nung isang artist na yung mga nagko-color pick eh galing-galing daw. So paano na lang kaya yung gumagamit ng blending? Mas grabe na naman yun kasi on the spot na nga, tapos iba pa yung channeling ng color na ginagamit mo. So parang kahit pa ibigay ko yung paleta ko, hindi rin magigits ng iba kasi iba yung blending ng ano eh, ng layer structure niya. May blending kumbaga, ayan, naka-multiply. Sino ba naman ang gagamit ng multiply? Ano ba yun? Pero hindi naman siya ganun komplikado guys, basta sinanay mo. Kasi syempre umabot din ako sa puntong ganito. Mas prefer ko yung ganun. Wala, ako lang naka-discover yun sa akin. Nagkataon kasi na gumagawa ako ng Bexel noon, hindi ako nasasatisfy sa paleta na inimbento ko. So mas maganda yung blending. Kasi nag-iiba na yung color transition niya once na iba yung base, once na iba itong pinagpatungan, yung pinagpatungan mo sa dito, naiiba na rin dito kasi nagkakaroon siya ng blending. Hindi siya kagaya ng normal mode na pinatungan mo lang. Yun ang purpose nun kung bakit may multiply akong process for blending talaga. Pero ma-achieve mo rin ng ganitong ano, transition by normal mode. No, by normal mode. Ang importante naman diyan is kung paano mo siya burahin. Kung paano mo siya burahin, guys. So lagyan natin ng shades dito, then send to front natin, send to front. Ayan. Then multiply. Ayan na naman si multiply. Ang hilig ko sa multiply. Parang ito yung process na komplikado, pero ito yung way na para ano ba yun, mapadali mo yung ma-define niya bawat ano, bawat ano ba yun? Ano ba ang tawag ba? Basta ma-define niya yung tamang ano, tamang transition ng kulay. So lapat-lapatan lang natin yun ng dark or ganun. Ay hindi, sa loob na lang to. Loob. Nasusundan niyo pa ba? Wala, nasusundan pa na ito. Sana masundan niyo ito. Gagawin ko. Yan, binabara ko lang. So, ang purpose kung bakit blue to, or blue
which is something hindi ganun kaputi. Hindi ko ginamit yung talagang full white color, but kasi lalagyan ko siya dito ng lighter part. Kumbaga sa mas maliwanag, ayun. Ito nagkaroon ng shiny, ano, shiny effect sa mata. Bagal ang ano no, tagal, matagal talaga to pag detailing ng mata. Then, hindi tayo na kukunti ito magbura no. So ito, itong mata lalagyan natin ng konting something additive lights, kumbaga ganun, additive lights. Copy natin yung circle para eksakto. Control J to copy. So nagkaroon na ng isang ellipse doon. So ito yung kaninang ellipse, and then ito yung copy niya. Ba't ko kinopy? Papat, yun yung panibagong kulay na ipapatong ko sa mata, which is mamimili lang naman ako ulit. Siguro depende kung anong babagay. Ano ba, red? Ano bang prefer? Dito kasi ako natatagalan, ang sobrang pihikan ko sa pagpili ng gamitin kulay sa mata. Depende kasi sa mood ko. Minsan, alam mo na. So siguro, ano na lang, yellowish, blue, I think blue, or cyan, cyan. Cyan kasi madalas kong magamit. Dahil, ayun, cyan. Sa taas yung nakatingin. So ano bang makikita natin sa taas, which is sabihin na natin cloud. I-assume na natin na cloud or sky, which is yun ang kulay ng sky, sky blue or cyan. Cyan or basta related sa color, blue color family. Ayan, binura ko siya, diba? Nakita nyo. Ayan din. So, yan. Ito. Ganun lang. Ulitin ko ulit para masundan nyo. Ellipse. Create layer mask. Click nyo itong box niya. Sabay press B para papunta ka sa brush. And then, yan. Bura-burain mo na. So, sa mga gumagamit na ng brush or nag-bexel na talaga before, or sabihin na natin na kapag initialize na kayo ng artworks nyo, masusundan nyo na tong ano, proseso ng pakonti-konti, kasi siyempre familiar na kayo sa tools. Kagaya nung sinabi ko nung una, diba, i-familiarize nyo yung mga tools. Pero mostly ang gagamitin lang naman natin dito is P for pen tool, and then brush for letter B, ganun. So mamaya gagamitan natin ng filtering dito. Ituturo ko to mamaya. Importante rin to eh. Dito muna ito. Yun lang naman ang madalas na gagamit sa pen tool. Diba? Ganun ka-powerful ang pen tool. Pen tool lang siya. Pero, nakaka-execute siya ng ganitong art. Ganitong output. At saka, mostly, kapag mouse or mouse plus pen tool, ang linis ng gawa. Pinaka-importante yun kapag may client ka, gusto nila ng malinis na gawa. Pag hindi, alam mo na yun, mahirap mapa-impress kasi minsan ng client eh, yung gusto nila, sulitin nila yung binayad nila. So ako kasi, hindi ko pinapriority yung porkit malaki ang ibabayad. Sa akin kasi, kailangan masatisfy ako sa ginawa ko eh. Kasi pag hindi pumasa yun sa ginawa ko, parang alam mo yun, ikaka
ikakaburyo ko ganun. Kahit pabinayaran ako ng malaki, hindi naman ako satisfied sa ginawa ko, di ba? So yun, ulitin natin sa kabila, dito naman tayo. So hindi pa yan final lang. Parang pansamantala lahat. Tinatansya natin yung ano, appearance ng muka bit by bit hanggang sa ma-meet natin yung kahit ano man lang magandang output. Hindi naman kailangan ano accurate kay, hindi rin maganda yung ganun eh. Mas maganda pa rin yung nakikita yung ano mo, yung style mo, na-apply mo yung style mo. Ayan. Pinareho ko siya sa base color dito. Ayan. And then alt ulit, create new layer. Patong natin ano, clipping mask, and then copy natin 'to. Tama natin lahat diyan. Sa dito. Itong pilik mata niya. Pero ako nadidig ay ben so ayan, kopyahin natin yung na fade na kulay ng mata niya, control C, and then i-control J natin to, kopyahin natin yung circle niya, tapos copy, sabay copy ulit dito ganun, and then bura ulit. So yun, create layer mask. Layer mask is bubutasan niya, or yun, bubutasan niya yung ano, yung layer na ginawa mo, which is kung gagamit ka ng brush. So yan. So yun, ganyan ang alpha mask guys. Ganun ang proseso niya. Puro bura, puro dagdag, puro bura, puro dagdag sa shapes, sa struct, sa ano, sa boundary ng shapes. Hindi siya kagaya ng pure shapes na style, which is puro patong-patong. Pero pareho lang silang mahirap. Nagiging mahirap ang isang art, depende kung na-execute mo ng maganda at saka na-execute mo ng maganda at saka kumbaga may kaaya-aya siyang transition ng ano, transition ng color palette mo. May mga pure shaper na gumagamit ng kung ano-anong paleta, which is ang destructive tingnan, magulo tingnan. Meron naman pure shaper na gumamit sila ng iba-iba rin ng transition, pero tugma sila, kumbaga complementary colors yung ginamit. So yun, hindi mo lang siya basta ma-underestimate na pure shapes, puro patong lang ng shapes. Pero hindi, pareho lang mahirap ang alpha mask at pure shapes. Nasa artist kasi yan eh, nasa artist yan kung paano sila didiskarte or kung gaano kalalim yung analytics nila or analysis sa mga paglalaro ng kulay. Yan, brush color. Nilalagyan ko lang ng konting additive lights. Yun na, pag sinabi kong alt, ay, ayun. Clip mask, yun. Matutunan nyo yung clipping mask. Clipping mask ang tawag sa ginagawa ko. Yung, pinapasok ko yung isang layer sa isang layer para dun lang niya maapektuhan. Hindi siya lalagpas. Kumbaga, yun ang purpose nun. Yun ang purpose ng clipping mask. Parang tinatago mo siya. Tinatago mo siya sa isang layer. So, lagyan natin ng tamang kulay. Tamang kulay itong outline na to.
ito lang yung medyo visible na outline dito. Kasi ang hirap lang dito sa part na yun. Dito tayo mahirapan. Itong mga outline na to, pansamantala lang mga yan kasi yun nga sabi ko Alpamaster eh, mabubura rin yung outline na ginawa natin or matra-transform siya into ano blended na siya. Kumbaga magbe-blend na siya sa skin tones. Hindi ito kagaya ng pure shapes na visible pa rin yung outline. Ito mostly magmumukhang ano lang organic or natural semi-realistic parang ganun. Dito sa lips ito na yung gagawin ko. Ayan. Papatungan ko siya ng blending ulit which is multiply or multi or screen ata. Ayan, one and then yung isang lips na nakapatong ulit. Ito, control J. O pwede mong i-trace ulit yung lips mo. So ang gagawin ko lang kasi yan is talaga screen pwede overlay ba and then papalitan ko ng which is something pink depende kung babae pag hindi to maganda tignan panggaling ko buburahin ko rin talaga parang hindi maganda o parang hindi yun yung babae gumagay sa kanya. Parang hindi yun ang well parang hindi yun nga o yun kasi nagani yung so yan na yun hanggat hindi pa masyadong maayos tignan yun na lang natin balikan natin mamaya kasi hindi talaga ako satisfied. Shades tayo ulit, shades. Hindi record ba ba? Hindi record ba ba? Hindi record pa.
My God, parang natatagalan tuloy ako na babagalin na ako sa ginagawa ko. Yan, nilalag ang sa nakikita niya, nilalagyan ko lang siya ng shades or transition para depth, kumbaga depth, yun. Depth bang tawag doon? Okay, depth. Parang white to. Bakit kaya sobrang white nun? Hindi naman white yung ginamit ko dito. Eh, white pala talaga. Ayun. Spot parang... So yan. Lalagyan na natin siya ng... Ayun na, yung structure ng face niya. Nose. Dito tayo, dito medyo ma, ano ba, tricky talaga dahil hindi, kung titignan mo yung reference, walang masyadong, ano, walang masyadong shades talaga, eh, wala eh, talaga eh. Ano lang, yung depth lang niya, yung, hindi siya ganun ka dami yung shades niya. Napaka, liwanag tignan ng reference, kumbaga. Hulaan na lang natin. Yun ang madalas ginagawa ng alpha maskers na artist. Inulaan lang or guess by guessing lang. Tapos trial and error in buburahin. Ayan, ito, pangatlong patong. Pag nasa secondary layer na kasi ako, naka-multiply na yan. Hindi ko na siya gagawing normal, multiply na siya, and then ganyan. Ito kasi nakasanayan ko. Pero pwede lang kayo, pwede rin kayo mag-normal mode, guys. Normal blending. Hindi nyo kailangan gawin, ano, sundan yung ganun, sundan yung, ang importante dito yung transition or yung, yung paleta ba yun. Yung skin tone basta ma-achieve mo lang yung skin tone yun na yun. Hindi mo kailangan mag-multiply blend mode kasi magulo rin to eh, depende na lang kung masasanay ka.
Yun. Binabara-bara ko yung dun sa part ng ano yun. Basta ang ano dito is point dito is pina-priority natin yung pinaka colorful na ano na most ano ba yun? The most colored na ano na part ng shades. Yun yung unang lalapatan para magkaroon tayo ng parang guides natin kumbaga. Nakakalito lang talaga yung paleta ko dahil nakamultiply nga siya. But then ganun din naman ang result eh. Nagkaroon lang ng ano yung kakaibang ano, overlay. Ayan. Lagi niyang pansinin yung ito kapag nagpapatong ako ng shapes in tina-turn ano ko siya turn to multiply mode. Ayan. Baka kasi nakikita niyo nagko-color pick ako pero parang iba yung nagiging result na, dahil naka-multiply siya iba talaga yung makikita ng result ng ano ng shapes. Kumbaga dumodoble yung intensity ng kulay. Tapos parang hindi pa ganun ka. Yung ganun. Mas nakakaano siya. Nakakalito lang siya. Pero ito talaga yung sanay ko eh. Well, fox yun. Fox. Another fox. About that. Sulo naman tayo sa kabila. Ay, maglagay tayo ng konting i-lighter. Hirapan akong i-define talaga. So, siguro magre-record ulit ako pag sana maganda to kung magre-record ng ano, walang tao ganun. O walang maingay. Okay lang kung may tao basta hindi maingay.
tayo ng konting light niya dito. Yun, lalapatan ulit para ma-emphasize. Yun, bura ulit hanggang walang humpay na burahan, hanggang sa maganda yung pagkaka-transition ng ano niya, yung transition ng fades niya. Tapos ano ba to? Ito. Ito naman. Para tuloy siyang may eye bag, pero hindi, mawawala yun ano, after malapatan yun ng tamang ano, yung tamang skin tone or final skin tone. Lahat lahat nakamultiply, no? Medyo annoying talaga yung paleta ko. Baka may gumagawa rin ng ganito. Si ano, si Rosel, si Yasu. Kumagamit din siya ng multiply ano. Nakita ko sa live niya dati. Pero hindi sa lahat, hindi lahat ng parts. Yung pinaka ano lang. Pinaka siguro highlights ng ano na